Hello mga maestros, Costameca here. So tayo po ay nagbabalik at nais ulit maging active sa mga Gantla activities at Gantla community. So as a start, so naisipan ko na ikwento muna paano rin ako nag-start mag-build ng Gantla. So this vlog is about the tools ng mga una kong binili at paano nag-evolve or nag-upgrade paunti-unti sa iba't iba pang additional tools as I try to build and upgrade my skills in building Gantla. Yun. So, background muna. My very first kit is this. The Astray Red Frame. And yes, this is from Bandai. Okay. This is from Bandai. Okay. And this was a gift na bigay ni Mrs. So, actually, so, nung una, wala naman akong balak talaga mag-collect. Pero kasi parang, nung bata pa ako, gustong-gusto ko na magkaroon ng Gundams. Kaso, mga ganong edad, wala, hindi pa natin afford. Okay, dito muna siya sa gilid. So yun, actually, wala akong masyadong idea kung paano talaga mag-build. Siyempre, beginner nga eh, wala pa talaga. So, maniwala kahit sa hindi, nag-start ako using this side cutter. Actually, gamit ko pa rin siya hanggang ngayon. Lalo na kapag kayong mga may mga parts na medyo matitigas, hindi ko ginagamit yung isang nipper o isa kong cutting tool. Ito pa rin ginagamit ko. Pero syempre, mas maganda pa rin kung meron ka ng proper tool. So, ito na nga. This one, snipper. So, ito, pag ginamit ito talaga, sa ginamit mo sa edges ng mga runners, napaka-konti na lang nung lilinisin mo o lilihain mo upon cutting the parts. Okay? So, ayan. So, nag-evolve from this side cutter, or nipper. Also, I use this X-Acto knife. X-Acto knife. Pero I pronounce it at Sakto. This is a hobby knife. Ito ay available sa National Bookstore. So, be careful in using this. Talagang matalas to. Meron din palang mga ibang brands na ito ay rubberized yung handle. Pero nasanay na ako dito. Kaya, ayun. Also, dahil merong mga decals, kailangan din natin ito. Tweezers. Ito ay nabili ko sa halagang 50 pesos lang. So, maganda akong stainless syempre kasi hindi siya madaling kalawangin or hindi kinakalawang atos. Also, Gundams may mga panel lines yan. So, meron tayong mga, Gundam markers. This one. Or you can use this one. Unipin. Ayan, may price pa, 65 pesos. Okay. Pang panel lines to. Meron din gumagamit ng mga mechanical pencil. So, pwede rin naman yun. Pero itong set na to, ito yung main na talagang kailangan natin to build kahit yung simple mga snap fitting lamang. Also, ito kasi is a must have din. Yan. Hindi ako magpapakita sa inyo yung mga bago dahil ipapakita ko yung mga actual kong gamit. So, this one is maliit lang ito. Parang, ano bang size nito? Parang ano lang ito eh. Typewriting yung size niya. This is a rubber mat, cutting mat. So, lagay mo dyan yung part. Paglilisi mo na, then yung hobby knife. So, kung lumagpas man, dyan lang tatama. Okay. Ito, ewan ko may gumagawa sa inyo na ito. Ito kasi pawisin ako.
So nag-gloves ako. Then as you can see, may masking tape lang ha. Ito is protection ko from being cut. Kasi ewan kung pareho tayo mag-cut. Kunyari ito, kakat ko yung edge kunwari. Wait, focus natin. Kunwari kakat ko yan. Ito ko mag-cut. Pinapatama ko talaga siya rito. So ito, makapal to masking tape. Pero dapat yung blade, hindi patusok na ganun. Talaga sa pull ka dun. So ganyan kasi ako. Ewan ko kung ganyan din kayo minsan babaglinis. Or, pwede rin naman ganyan. So yun, tumatama pa rin dito sa ginamit ko dito na masking tape sa my gloves ko. Ewan ko kung ginagawa nyo yun o ako lang. Pero laging ganyan ang setup ko. Meron akong gloves. Kahit mag-slide man siya, dito lang tatama. So yun. So for me, these are the most basic tools pagka mag-snap fit ka at konting panel lining. So siguro proceed na tayo sa next.